Honda Dio. Sa ating mga Pinoy, ikagaga natin yung motor na yan bilang that little two-stroke 50cc scooter na tagaga namang cute pero ang sarap i-setup, ang sarap i-bore up, tagaga namang pinagda-drag race pa natin yan. But since 2010, ang hindi natin alam, or maaring hindi alam ng nakararami, is Honda already produced a 110cc version ng scooter na yan. Wala pa man nire-release sa Pilipinas, but it was already released in Japan, Australia, New Zealand, and even recently in India. Now, with the emergence of the new motorcycles coming to the Philippines even earlier than the projected schedule, katulad ng Aerox Connected, katulad ng PCX 160, which is also to be released very soon, eh, pasunod na nga rin kaya ang bagong version ng Honda Dio dito sa Pilipinas? Yan ang pag-uusapan natin ngayon, mga brother. Again, ako si Juan, ang motor ni Juan, and welcome back sa channel natin. Kaya para hindi ka nahuhuli sa lahat ng mga motorcycle reviews, updates, and tips, be sure to like and share this video, subscribe, and then hit that bell, and follow nyo rin yung ating Facebook page para sakop na sakop mo lahat ng mga updates na meron tayo para sa inyo. Maraming maraming salamat to G4 Sticker Works for any decals needs, and syempre, Vegan Muffler by 01 Moto. Napakaangas yan, mga brother. Special shoutout as well to GPNE LED Lights, BF Tint Ceramic Philippines, Top Speed Advanced Accelerator, all coming from Top Up Philippines, and Ortega Auto Seats. Okay, balik na tayo dito sa usapang Dio natin. This year, merong dalawang version na na-release yung motor na yan. One is the India version, and then the other one is the Japan version. Kaya natin sinasabi yan kasi magkaibang-magkaiba yung dating ng motor na yan. Which, i-discuss naman natin sa inyo. Unahin na natin pag-usapan yung Indian version release. For the Indian version, unahin na natin yung presyo. It was released at 68,000 rupees. And if we are to convert that into Philippine peso, it will directly convert into 48,000 pesos. Maganda sana kung yan nga magiging presyo dito sa Pilipinas, pero hindi. Given the production, the marketing costs, and all costs associated with it, we are projecting this motorcycle to be somewhere around the 65,000 range. Hindi magiging kasing mahal ng Beat kasi yung Beat, it ranges from 66 to 70,000 depende sa version na kukunin mo, pero nandun siya malapit sa price range na yun. Pagdating naman sa looks ng motor na to, it kind of looks like the Honda Beat but a little bulkier. Mas imposing yung front fairings na. Mas malaki yung headlight assembly and sporty din naman yung datingan niya with the gulay board. It's also available in a lot of different colors, pero yung paborito ko na version niyan is the Repsol Edition, in which it's way cooler with the decals, with a color combination ng orange, red, and white, obviously with the Repsol branding. Meron tong ground clearance na 160mm, actually mataas yan for a scooter, and a seat height of 765mm. Mababa pa rin yan, pero mas mababa ang seat height ng Honda Beat at 740mm. So sinasabi lang natin to para at least may point of comparison tayo. As for the engine, again, sinabi na natin kanina na hindi na yan 50cc lang. It already translated into the 110cc segment. It has 109.51cc engine displacement, 4-stroke and fan cooled. It can generate a max power of 7.76 PS at 8,000 RPM and 9 Nm worth of torque at 4,750 RPM. Based on the feedback that we got from different users, yung fuel efficiency niyan ay magpo-produce ng between 48 to 50 kilometers per liter. So matipid pa rin. And you will have a 5.3 liter fuel tank capacity. For the brakes, ito dito ako medyo alanganin kasi both the front and the rear is consist of 130mm drum brake. Oo mga brother, pati yung harap is drum brake din siya. But they do have the CBS version or yung combi brake system that would add dependability kasi pag medyo napasobra or nabigla yung pagpreno mo gamit yung left lever mo, sabay or madidistribute yung braking power to the front at saka sa rear. But then again, it's still a drum brake version. Pagdating naman dun sa gulong at saka sa suspension ng motor na to, what we have in front is telescopic fork na merong gulong na 1990x12. Sa likod naman, okay na meron tong 3-step adjustable spring hydraulic considering na small displacement lang to. Pero nagiitan pa rin ako sa gulong niya at 90-100x10. For the features, okay na all LED na yung ilaw niyan. And okay din na yung panel niyan is all digital na rin. It also has a respectable size of an underseat storage compartment because it can house 18 liters worth of package
or sa madaling salita, kasyang isang half-face helmet dyan and siguro maybe some full-face helmet depending on the brand and the size. So that is the Indian version. Ngayon, punta naman tayo dun sa Japan version. So yung Japan version kasi siguro na-release to mga a couple of weeks ago kung hindi ako nagkakamali, and it's currently priced at 215,000 yen. Kung i-convert natin yan into Philippine peso, magiging directly converted yan into 98,000 pesos. So obviously for this scooter, hindi yan magiging ganyang kamahal kung darating yan dito sa Pilipinas kasi halos 100,000 na, di ba? And that's just normal for Japan. They usually have higher costs when released, pero pag dinaganagan dito sa Pilipinas, eh mas mababa na yung price niyan. Katulad ng PCX, when it was originally released in Japan, eh mataas yung costing, pero nung pagdaga naman dito sa atin, eh bumaba na. So for the Japan version, we are projecting this motorcycle to be somewhere around the 68,000 peso range. Malaki talaga yung pinagkaiba niyan sa Indian version because this Japan version is really going for elegance. Kumbaga classic look and feel, meron siyang smoother lines, wala siyang mga aggressive and loud decals. Plain lang, simple, elegante. The headlights are situated at the handlebars habang yung signal light naman niya is nasa front fairings, pero meron na rin niyang daytime running lights. Siyempre, meron pa rin niyang gulay board and meron din niyang black alloy wheels to complement the overall elegant design of the motorcycle. Same engine pa rin yan mga brother as the Indian counterpart, pero mas malakas-lakas ang power na to at 8.7 PS at 8,000 RPM. Bukod sa looks, eh, magkaiba din yung ilang mga features ng motor na to. Unang-una, the Japan version, eh, hindi pa siya LED light. So halogen or bulb type pa rin yung ilaw na gamit niyan. Tsaka yung panel niya, yung speedometer mo, it would still be analog but you will have that small strip. Kumbaga yun yung digital part niya that displays your fuel consumption and other information. Pero maliit lang yun, dominated pa rin siya ng analog. You would also have front pockets that you can use for additional items. But you will have the same storage of 18 liters mga brother. Ang kinagamang lang niya dun sa Indian version talaga, when it comes to features, is really the remote key system. So hindi mo na kailangan yan ipasok yung susi mo dun sa motor. Kumbaga hindi na siya mechanical, but it is already activated remotely. So these two scooters is really something that, you know, we Filipinos can use. Kasi lalo na ngayon, parami na ng parami ang mga nagmomotor at marami din ang mga naghahanap ng mga beginner or entry-level scooter para hindi sila ma-overwhelm sa power, sa size, sa speed. And these two versions of the Honda Dio 2021, the Japan and the India version, would be perfect para dun sa mga tao na yon. Ang tanong, marirelease nga ba siya sa Pilipinas? So let me just make it very clear, we don't have any official word yet from Honda on whether or not this will be released, but the next information or mga next items na sasabihin po is solely based on how we see the motorcycle trend coming into the Philippines given my humble and non-expert opinion. And masasabi natin sa mga previous projections natin mga brother, we're pretty much on point when it comes to the prices, kung kailan i-release yung mga motor. So check out nyo yung mga previous videos natin like the Aerox Connected, the PCX 160, even yung last year pa, yung Airblade projection natin na nag-out of motorcycle na kahit wala pa sa Pilipinas, eh we already studied the analytics, the data, the trending into it. Kaya when it comes to projection, masasabi natin medyo magapit-gapit tayo dyan mga brand. Now, pagdating sa pag-release ng Honda Dio dito sa Pilipinas, eh given the recent and new motorcycle releases, hindi na imposible na dumating na rin yan dito sa Pilipinas. Here are the points as to why it would make sense for Honda to release that version or that motorcycle dito sa Pilipinas. Unang-una, ay maganda ang market ng entry-level scooter or motorcycle dito sa Pilipinas. Mas maraming nagmomotor ngayon given the health crisis that we are in. Mas pinipigit agad ng iba na bumili ng mas affordable na motor para may sarili silang service instead of makikihalubilo sila sa public transportation. Pangalawa, it would be nice to have an option other than the Honda Beat dun sa medyo lower displacement CC or scooter motorcycle na meron tayo. Kumbaga, it works for Yamaha eh. Diba? Yung Yamaha, marami silang versions ng Mio. May tag 110, may tag 115, may tag 125. So it can work in terms of options and marketing pagdating din naman kay Honda. Again, that's just my humble and non-expert opinion. And pangatlo, masasabi natin na Honda Dio is something that Filipinos are already comfortable with at saka pamilyar na tayo dyan.
So, in terms of the dependability and syempre yung makina niyan and magamang yung parts din niyan is something na hindi na tayo mahihirapan. Kasi yung mga lumang Honda Dio nga hanggang ngayon may mga parts pa rin tayo eh. Ngayon, anong version nga ba yung gagabas sa Pilipinas? Is it the Japan version or the Indian version? Or parehas? Ang advantage kasi pag yung Japan version ang lumabas sa atin is merong option na hindi sporty looking. Kumbaga, if you want an entry-level scooter na hindi ganun kataas, kamahal, at hindi overwhelming, magkakaroon ka ng option to go for the Japan version na Honda Dio na elegante and classic din naman yung design. But it would also make sense na Indian version yung ma-release kasi generally tayong mga Pilipino, karamihan talaga sa atin is really going for that sporty look and feel no matter what the displacement of the motorcycle is. Mapa lower displacement yan or higher displacement, karamihan talaga gusto natin yung medyo maangas at tipong palaban. Pero kung ano man mismo ang gagabas sa version at kung kailan gagabas yung mga yan or kung gagabas nga ba, sigurado mga brother, i-update ko kayo sa channel na to with our Moto News updates dito sa Motor ni Juan. Kaya dapat lagi kang nakaantabay sa mga videos natin. Again, like and share this video, subscribe, hit that bell, follow our Motor ni Juan Facebook page para sapong-sapong mo lahat ng mga updates na meron tayo. Bago natin tapusin itong video na to, eh matagal-tagal tayo hindi nakapag-shoutout, so rekta na kagad tayo sa shoutout. Eto na, shoutout JP Talks, MotoJo TV, support din natin yung channel niya. Anthony Advento, eto na yung utang kong shoutout sa'yo, mapapakita mo na sa misis mo. Palaboy Travel Vlog, yan brother, shoutout sa'yo, supportahan natin yung channel niya. Beast Moves, Boy Ron's Vlog, Motor Rider Test from Santa Maria, Bulacan din. Kay Mark Louis Baltazar, kay Chris James Official Vlog, kay Ron TV Adventurero, good luck din sa channel mo mga brad. Panilu Racing Vlog, hello brother. Alan sa Benorio TV, Teddy Rasos Bagalwa, and Orlando Authentico from Saudi Arabia. Hello sa inyo dyan. Natutuwa talaga ako pag may mga OFW na nanonood at nagko-comment sa atin. Kumbaga, sa ating munting paraan, eh, maihatid natin sa inyo yung Pilipinas, ano, kahit papano. Ayun, no? Diba? Pinoy, hindi susuko. Hanggang dito naman yung video natin mga brother. Muli, maraming salamat sa patuloy na suporta at panonood. Magkikita-kits pa tayo sa susunod na mga videos natin. Kaya, see you in our next video. Salute mga brad!